Bicol, kung saan matatagpuan ang kilalang bulkang Mayon. Kilala rin sa mga lutuin tulad ng pinangat, laing, pansit bato at Bicol Express. Mga lutuin ang pangunahing sangkap ay gata ng niyog at siling nagpapagana sa pagkain. Ang mga putain nabanggit ay nabago at napaunlad ng mga mahilig sa magata at maaanghang na lutuin. Ang Bicol Express may gumagamit ng mga talbos o gulay na lubi-lubi, talbos ng kamoting kahoy at sigarilyas. Mga sangkap tulad ng karneng baboy at daing na isda. Ang ating ihahandog sa araw na ito sa ating hapag ay ang Bicol Express Seafood. Mga lamang dagat ang ating isasahog sa paggawa. Kunin na ang mga gamit sa pagluluto at simulan na natin gawin ang Bicol Express Seafoods. Lamang dagat, abitsuelas, siling haba, gata ng niyog, sibuyas, bawang, asin at paminta. Lagyan natin ng asin ng isang mangko na may tubig. Haluin hanggang sa matunaw. Ilagay muna natin sa isang tabi. Hiwain ang pabilog. Pahilis ang mga siling berde. Kung nais ng katamtamang anghang, alisin ang mga buto ng sili. Ibabad ang mga ginayat na sili sa tubig na may asin sa tagal na 30 minuto. Magpainit naman tayo ngayon ng mantika sa kawali. Lagay natin ang mga ginayat na pinong sibuyas bago isunod ang mga ginayat na pinipsik na bawang. Haluin. Hahayaan natin itong maluto ng ilang minuto o hanggang sa malanta ang mga sibuyas. Isunod ang mga ginayat na sili. Patuloy na paghalo ang gawin upang pantay ang pagkakagisa. Ihulog ang mga lamang dagat, susit, alimasag, tahong, halaan at hipon ang masarap na isahog sa lutuin nito. Timplahan ng asin at paminta. Hayaan itong nakasalang ng ilang minuto. Ang dinikdik ng ulo ng hipon na kinatas sa tubig ang gawing pangsabaw. Kung walang ulo ng hipon, tubig na lamang ang gamitin at timplahan ng seafood broth o magic sarap. Isalin na natin ang gata sa lata. Kung gagamit ng sariwang niyog, ang ikalawang katas sa isa at kalahating tasang tubig ang unang ipangsabaw. Papalaputin natin sa una o kakanggata na kinatas sa kalahating tasang tubig. Hayaan lang nating nakasalang sa mataas na init ng apoy hanggang sa mabawasan ang sabaw bago ihulog ang mga ginayat na abitsuelas. Ilagay sa katamtamang init ng apoy. Saka ibuhos kung may kakanggata. Pasingawan hanggang sa lumapot at maiga sa nais na dami ng sabaw.